Dalawang residente sa Davao Oriental ang hinahanap matapos matabunan umano ng lupa sa gitna ng masamang panahon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Pagguho ng lupa. Tuloy-tuloy na pag-uulan. Umaragas ang baha. Yan ang nararanasan pa rin sa iba't ibang bahagi ng Davao Region. Sa pantukan Davao de Oro, lumigas na ang mga residente. Kahit malakas ang agos ng tubig, tulong-tulong sila nagtungo sa mas mataas na bahagi ng lugar. Sa ilang kalsada sa Davao City, mas kaunti ang dumaraan na sasakyan dahil sa lampas gutter na taas ng tubig. Sa Davao Oriental, ilang tulay ang nasira. Nahuli ka ang pampagkasira ng tulay na ito sa bayan ng Manay. Gumuho rin ang bahagi ng tulay sa bayan ng Governor Generoso. Dahil dyan, isolated ang 10 barangay sa bayan at stranded ang mga residente. Sa ibang barangay naman sa bayan, sinuong ng ilang residente ang mabilis na agos ng tubig sa tulong ng lubid. Sa Caraga, Davao Oriental, bumungad sa mga motorista ang nakakambalang na mga puno sa kalsada dahil yan sa landslide. Sa nagsabing bayan, may naitalang dalawang nawawala matapos umanong matabunan ng lupa. Sa bayan ng Lupon, nagtumbahan din ang ilang puno. Nabagsakan pa ang isang sasakyan habang bumibiyahe. Ligtas naman ang mga sakay nito. Patuloy ang isinasagawang clearing operation sa lugar. Ayon sa PAGASA, trough ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang nagpapaulan sa rehiyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna naman po ng mga pag-uulan at kabi-kabilang landslide sa Davao Region, patuloy pa rin po ang paghahanap sa dalawang residente sa Davao Oriental na natabunan umano ng lupa sa gitna ng masamang panahon. Alamin na natin ang latest update na kasalang sa balitang hali ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, Director Edgar Posadas. Good morning po sa inyo. Ay, magandang umaga, Sir Rafi at saka Ma'am Connie. Magandang umaga po sa lahat na nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, Director, good morning po. Ano na ho ang latest assessment niyo sa epekto po ng masamang panahon dyan sa Davao Region? Opo, tamang-tama po. Nandito po ako sa General Santos ngayon and medyo yung flight po namin kanina, medyo magalaw po, no? From the Visayas hanggang dito po. Pero po yung maaraw dito sa General Santos sa Tocsar din. At palagay ko po, medyo with the improvement of the weather, although may mga cancellation of classes, sir, and Ma'am Connie kanina dito sa General Santos, mukhang mas maganda yung weather ngayon, no? Gumaganda siya. Maaraw dito sa General Santos ngayon. May update na rin ho ba tayo, Director Posada, sa napaulat po na dalawang residente sa Davao Oriental na natabunan umano ng lupa sa gitna po ng masamang panahon dyan? Oh, Ma'am Connie, paumanhin niyo kanina bago tayo umerya, no, we got in touch with the concerned region at mukhang hindi pa nila namo-monitor 'yon pero they are on it, no. Okay. Ipagpaumanhin niyo muna ngayon dahil sa report namin dito sa NDRC, ano, yung datos natin, wala pang reported na casualties, no, but we will look into that and siguro sa susunod natin na pag-uusap, may ulat namin yung detalye kung meron man. Naintindihan po namin at wala pong problema yon. Pero itong sistema kaya ng paghahatid ng tulong, lalo na po sa mga lugar na nasira ko yung mga tulay, papaano? Ma'am Connie, ganito. Yung pong, kung mapapansin ko ninyo, ito po yung region, ito po yung areas where medyo mataas ang level natin ng alert, no, kasi kagaya po ng regional offices natin dito sa Caraga at saka sa Davao Region, naka blue alert po sila, ganun din sa NDRIM OC sa Campaginaldo. Dahil kung mapapansin po ninyo, late last year hanggang ngayon po, no, ito rin po yung parehong region na medyo palaging inuulan, nayanig po ng mga lindol, ano, and therefore yun pong mga respective DREAM councils nila at saka yung mga opisyalis nila ay mataas po yung level ng kahandaan at patuloy po yung aming koordinasyon sa kanila. At sa ngayon po naman, we try to provide po whatever the local governments need, ano, in addressing yung kanilang mga, yung pangangailangan ng kanilang mga constituencies. Pero sa ngayon po, wala po kaming major na mga nare-receive na mga response, ano. At hindi ko pong sabihin, yun po, nagagamit nila yung kanilang local resources
Pero ganun pa man din po, we are assuring our public, no, our kababayan, that kung may pangangailangan po, naka-alerto po ang ating regional offices sa Caraga at saka sa dito po sa Davao Region. And even dito sa Soxar Genpo, where we are right now kasi magkakalapit sila, para tumulong po at magkaloob ng mga kaukulang tulong. Ano? Usually po, ito ay in the form of yung mga family food packs, food and non-food items, yung mga hygiene kits, at iba pa po. No? Yun po ay pinamamahagi natin. Nag-augment po ang Office of Civil Defense dyan. At of course po, ang primary na nagbibigay ng tulong ay yung DSWD. At yan din po ang ginagawa natin, yung close coordination with the concerned LGUs. Mm-hmm. Sa gitna po nito mga baha at pag-ulan dyan sa Mindanao, mapunta naman tayo sa El Nino Task Force. Mm-hmm. Kumusta na yung paghahanda ng OCD dito po sa El Nino? Opo, mukhang napaka-hands-on po ng ating chair. No? Yun nga po, yung GO53 that was enacted noong 19 January. Ito po ay bumabalangkas. Ano? Ito po ay nagre-reorganize at nagre-revitalize noong Task Force El Nino. Yun na po ang kanyang official na pangalan. Mm-hmm. Hindi po ito bago. No? But ito po ay chaired by the SMD himself and co-chaired by the DOST Secretary, Secretary Soligum. At meron pong apat na ehensya na primary na miyembro po nito. Ito po ay yung Department of Agriculture, DNR, Department of Health, at saka ang NEDA po. Pero hindi po ibig sabihin na sila lang yung nakalista doon. Meron din pong pag-uutos na dapat lahat ng ahensya na gobyerno na kinakailangan magbigay ng tulong ay magbigay ng karampatang tulong para matikma pa po ng task force yung kanyang dapat gawin. At ganun din po, yung NAP, no, yung National Action Plan na magiging strategic action plan, may re-refine po yun para mas maging responsive po siya. At ang isa pong highlight note, sir, ay yung pagkakaroon ng isang online platform whereby we could maparating natin yung mga impormasyon doon sa mga kababayan natin, with just the click of a finger, no, kasi magkakaroon ng app para dyan. Mm-hmm. Kasi ito pong El Nino natin ay pinoforecast po na magiging hanggang, ito po ay tatagal hanggang siguro May or June pa po ng taon later. Okay. Mm-hmm. So talagang whole of government at whole of country approach para dito sa paghahanda sa El Nino. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Magandang araw po. Si Office of Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posadas. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.